pagdating sa paraang pagmamarka ng mga sundalong Hapon sa kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita, ginamit nila ang mga ordinaryong bagay na ating nakikita sa paligid. Ito ay tulad ng mga bato, puno, maging mga bundok, araw, bituin sa langit at kung ano-ano pa. Ngunit sa mga ordinaryong bagay na kanilang ginamit sa pagmamarka ay meron tayong mapapansin na kakaiba dito. Tulad na lamang ng naingkwentro ni Ka-TH na isang kakaibang kulay pula na bato. Ayon dito sa komento ni Ka-TH ay meron daw isang malaking bato na lagi niyang nakikita sa harapan mismo ng kanyang sariling bahay. Isa lamang itong ordinaryong bato, kaya noong una ay hindi niya ito pinapansin. Ngunit may kakaiba sa kulay nito sapagkat ito ay kulay pula. Sadyang bihira lamang talaga ang mga batong may pulang kulay. Kung ako si Ka-TH, ang una kong gagawin dito ay aking aalamin kung karaniwan ba sa lugar na ito ang mga batong kulay pula. Lilibutin ko ang buong paligid ng lugar para i-check o suriin ang ibang mga bato kung anong kulay meron ang mga ito. Ngayon kung halos lahat ng mga batong aking nakita ay hindi kulay pula, dito ko masasabi na ang nag-iisang kulay pulang bato ay posibleng isang marka. Ang sunod na aking gagawin ay ang suriin ang naturang kulay pula na bato kung may nakaukit sa mga bahagi nitong marka. Maliban dito ay aking pagmamasdan ng mabuti kung may kakaiba sa hugis nito. Sa ating pagpapatuloy sa komento ni Ka-TH, ang kanyang bahay ay katabi lamang ng kulay pula na bato. Ngunit dumating ang panahon na nais dugtungan ni Ka-TH ang kanyang bahay kung saan ay aabot ito sa kinalalagyan ng batong kulay pula. Wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang tanggalin ang naturang kulay pula na bato. Kaya kinuha niya ang kanyang malaking maso sa loob ng kanyang bahay at kanyang winasak ito. Mukhang parang napakalambot nito dahil sa napakadaling dinurog ito ni Ka-TH ng parang walang gaanong kahirap-hirap. Sa kanyang pagwasak ay wala naman daw siyang nakita na kahit anumang nilalaman nito sa loob. Nang tuluyang natanggal ni Ka-TH ang kakaibang batong kulay pula, nagawa niyang itayo ang dugtong ng kanyang bahay. Ngunit habang tumatagal ay meron siyang napansin na kakaiba dito. Napansin niya na ang flooring o sahig nito ay lumulubog. Ito ang bahagi kung saan ang dating kinalalagyan mismo ng kulay pulang bato na kanyang binasat. Ngayon ang gustong itanong ni Ka-TH ay nais niyang malaman kung ano ang nasa ilalim kung bakit unti-unting lumulubog ang sahig ng kanyang bahay. Posibleng may tunnel sa ilalim. Kung isang treasure hunter ang iyong tatanungin pagdating sa ganitong mga bagay, ang aking maisasagot ay posibleng may isang tunnel sa ilalim na kinatatayuan ng bahay ni Ka-TH. Dahil sa sobrang bigat ng bahay ni Ka-TH at may puwang sa ilalim nito, talagang lulubog ito at magdudulot ng sira sa kanyang bagong tayo na dugtong ng kanyang bahay. Base sa aking sariling opinyon, maaaring ang batong kulay pula ay nagsisilbi itong takip sa pasukan ng tunnel. Maaaring may nakaukit na rin na marka mismo sa naturang bato na ito, ngunit hindi lamang ito napansin ni Ka-TH. At ang marka na ito ang siyang nagkukumpirma na may tunnel sa ilalim.
Kung ito ay isang tagong tunnel na gawa ng mga sundalong Hapon, mataas ang posibilidad na dito nila tinago ang kanilang dalang mga kayamanan ni Yamashita. At para hanapin natin ito ay kailangan nating pasukin ang loob ng tunnel para galugarin ito. Bahay ng Anay. Ang isang posibleng dahilan na aking nakikita kung bakit unti-unting lumulubog ang sahig ng bahay ni Ka-TH ay maaring ang ilalim nito ay matagal nang pinamamahayan ng mga anay. Sapagkat ang mga anay ay meron silang kakayahan na gumawa ng malaking puwang sa ilalim ng lupa. Habang mas tumatagal sila sa isang lugar ay mas lalong lumalaki ito. Kaya para kay Ka-TH, kung marami kang nakikitang mga anay ay posibleng ang puwang sa ilalim ng iyong bahay ay kanilang tirahan. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan mong humanap ng paraan para ubusin o paalisin ang mga anay bago mo muling ayusin ang pundasyon ng iyong bahay. Malambot ang lupa. Ang isa pang posibleng dahilan na aking nakikita kung bakit unti-unting lumulubog ang sahig ng bahay ni Ka-TH ay maaring malambot talaga ang uri ng lupa na kinatatayuan nito. Marami na akong mga nakilala na nakaranas na rin ng ganito, kung saan ang kanilang bahay ay unti-unting tumagilid dahil sa kinatatayuan ng mga itong malambot na lupa. Para kay Ka-TH, may tunnel man o wala sa ilalim ng iyong bahay ay kailangan mo pa rin itong ayusin. Kailangan mo itong hukayin para iyong malaman kung ano ang sitwasyon sa ilalim nito. Sapagkat dito ka magkakaroon ng ideya kung ano ang dapat mong gawin. Kapag ito ay iyong hinukay at iyong napag-alaman na ito ay isang tunnel na gawa ng mga sundalong Hapon, ang kailangan mong gawin ay galugarin mo ang bawat sulok nito. Kung maswerte ka na ang deposito ay nakalantad sa isang sulok, ang kailangan mo lamang gawin ay ang kunin ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.